Okay, good afternoon po. As promised po, gusto kong ituro kung paano ko po ginagawa yung sarili kong drawing mula po sa pictures na sarili ko din kuha. So, ang gagawin po natin dito, gagawa po tayo ng isang graphic art gamit ang sarili nating picture. And gagamitin natin dito ang Photoshop. Adobe Photoshop. So, buksan po natin ang Adobe Photoshop. So, sa akin po, hindi po siya yung latest na Adobe Photoshop kasi CS6 lang po siya. So, baka sa iba po, advanced yung sa kanila. Pwede pa din pong sumabay ang akin. Kyo. So, pag binuksan po natin ang ating Adobe Photoshop, ganito ang magiging itsura niya. Ngayon po, dito po sa ituturo ko, ang concentration po nating tool ay itong brush tool, itong paint bucket tool, tapos itong set foreground color, at dito po sa part na to, ang click to open the brush preset picker, and pag nagkamali ang eraser tool at ang zoom tool. Ito po ang 1, 2, 3, 4, 5 ang kailangan po nating i-memorize o tandaan sa tools na ito. Dahil ito ang gagamitin lang po natin, hindi po tayo gagamit ng ibang tools para hindi po tayo malito. And then, dito po sa part na ito, ang gagamitin lang po natin ay ito. Ang layer, ang paggawa ng layer. So, kung familiar po kayo sa tracing, yun po ang ituturo ko dito. Pero, una po sa lahat, pag nabuksan natin ang ating Photoshop, mag-create po tayo ng document. New document. So, i-click lang po natin sa ating keyboard ang control at isabay natin ang N. As in, nanay. So, ang dito po, meron ka pong kailangang i-fill up or gawin na command. So, dito sa name, pwede pong lagyan ninyo ng name or kahit ganyan na, untitled. Pero sa akin po, gusto kong ilagay ay girl. Okay, girl. And then, dito po sa preset, ganyan na po siya. Dapat naka-custom. And then, sa width, gusto ko po ng 1,000. Sa height, 850. Sa resolution po, dapat laging nakaset siya sa 100. Sa color mode, kailangan natin ng CMYK color para sa ating printer. And then, ang background po natin lagi dapat sa white. Ang pixels, 8. Mas gusto ko yung 8-bit. Pag okay na naset na lahat, click lang natin ang OK. And then, lalabas po ang ating new document. Dito po tayo maglalagay ng picture na i-trace po natin. Pansinin din ninyo dito sa part na to, ganitong magiging itsura niya. So, wag po natin itong gagalawin. Ganyan lang po siya. Ang next natin gagawin, maglagay na po tayo ng picture. I-click natin ito, file. Lalabas ang maraming options. Pipiliin lang natin ang place. Lalabas po yung mga pictures. So, sa akin po, nilagay ko na po siya sa desktop para madali po siyang hanapin. Pero, nasaan na siya? Ayaw pang mag-appear. Oh, itong little girl ang gusto kong i-trace. Ayan. Malaki na po siya. Okay. Kung sa tingin nyo po, okay na yung ganyang size, click nyo lang po yung enter. Pero, pag gusto nyo pa po siyang i-resize, kung nakikita nyo po itong gumagalaw na cursor, ganito po ang itsura niya. Pero pag i-resize natin, magiging ganito ang itsura. So, i-click lang po natin ang left mouse at i-drag po natin
Ayan. Ganun din po dito. So, ayan. Yan ang gusto kong size. So, ang gagawin ko, pag contento na ako, i-click ang enter sa keyboard. So, papansinin ninyo, ang cursor ninyo ay nagiging parang ban. Hindi ka pwedeng mag-drawing, hindi ka pwedeng kumuhit, kahit na ano, hindi pwede. So, ang gagawin natin, puntahan natin dito sa part na to, i-click natin itong create a new layer. Okay, nung clinic natin ang create a new layer, lumabas ang part na to, layer 1, sabi niya. So, nasa sa inyo po kung gusto nyong layer 1 ang name, or kung gusto nyong palitan yung name, i-click nyo lang po ng double click, left double click sa mouse. Yan. And then, pwede nyo na po siyang palitan ng drawing. And then, enter. Ayan po. So, pwede na po akong mag-draw. So, kung kailangan din ninyong i-check sa part na ito, sa set foreground color, kung naka-black yung foreground color niya. Pero kung hindi, i-click nyo lang po ito, tapos lalabas yung ganyan. So, mamimili po tayo ng color black. Kasi kailangan black yung kulay ng ating drawing tool. So, dito, yan. Click lang po natin yon and then okay. So, para po ma-zoom natin, click po natin itong zoom tool na ito. Ayan. Click po. Dito po sa part na to lalabas yung zoom in. Tapos, yan. Click-click nyo lang po. Mag-zoom in siya. Zoom out. Click-click-click lang po. Mag-zoom out siya. Okay. Pero sa case ko po, nag-automatic po siyang mag-zoom kasi naka-automatic siya sa aking setup. So, ngayon, babalik ako sa drawing tool dito sa pen, sa brush tool para mag-drawing ako. So, i-click ko ulit ang brush tool and then, palalakihin ko siya para magiging makikita kong bilog itong gagamitin kong brush. So, mapapansinin nyo dito sa taas, number 3 lang po siya. 3px lang po siya. So, umpisan natin ang pag-trace. Ang tawag po natin dito, tracing. So, yan. Hindi po kailangang perfect. Ang mahalaga po na trace ninyo yung gusto ninyong i-trace. So, ito yung hair ng little girl na gusto kong style. Yan po. Dahil putol po siya doon, pagdugtungin natin. Kasi, hindi dapat siya napuputol. Para po sa pag-color natin, mas madali po tayong mag-color. Yan po. Para po tayong nag-trace. Kagaya po ng pag-trace natin dati sa mga libro. Para lang makapag-drawing po tayo ng medyo maganda-ganda. Okay. Basta, ito lang po ang lahat. Lahat po, ganito lang ang gagawin natin. Mula ulo hanggang paa. Yan. Kung nagkamali po kayo, halimbawa ganito po siya, nagkamali kayo, Ctrl Z lang po. Or, pwede din pong itong erase tool, i-click lang po, tapos i-erase niyang ganon. And then, ibalik natin sa brush tool. And then, ulitin natin, pero dahan-dahanin natin para maging perfect naman ng konti. Kasi nag-trace na nga lang po tayo, nagkamali-mali pa. Joke lang. Yan po. Tapos sa mata. Para po sa mga mas expert dito sa Photoshop, ang ginagawa po kasi nila, ibang layer ang mata, ibang layer ang ilong, para pag gusto po nilang i-edit, hindi po maapektuhan yung ibang layer or ibang parts ng kanilang drawing. Pero sa akin po, mas gusto ko po yung ganito. Pag nagkamali na lang po ako, i-undo ko na lang po or i-erase ko. Kasi tinatamad akong gumawa ng madaming layers. Yan, ito na po yung ngipin. Kung gusto niyo yung lagyan ng ngipin. Pero kung ayaw niyo po, wag niyo pong i-trace.
Okay. Ayun naman po sa mukha. Hindi naman kailangan perfect, pero kung gusto mo talagang makuha yung itsura ng idodrawing mo, kailangan dahan-dahanin mo para maging perfect yung kuha ng Photoshop na drawing mo. Dito na tayo sa kamay. Depende po kung anong style ang gusto nyong gawin, kung unahin nyo po yung katawan o yung ulo, pero pag ako po mas gusto kong inuuna yung ulo. Kasi pag ipinanganak naman yung tao, ulo din yung unang lumalabas. Etos lang. Yan. Sa kaso pong to, ayokong kunin itong part na to. Okay, so idiretso ko na lang doon. Yan. Pero kung gusto mong kunin lahat, pwede mong gawin. Okay, basta ganun po ang pag-trace. So, ngayon po, pag gusto nyong makita kung anong itsura ng inyong na-trace, punta lang po tayo dito sa layers. So, ito yung picture para hindi, para mawala yung picture at yung drawing lang natin ang ating makikita, i-click lang natin itong mata na to. Itong nakatingin sa atin habang nag-trace tayo. Click natin para mawala siya. Ayan, yan yung itsura ng trace na ginawa natin. Okay, so tuloy natin hanggang matapos. Yon. Para mas mabilis. Okay, hindi na natin kailangan ng perfect. Perfect masyado. Dahil walang perfect sa mundo. Si God lang, si Jesus lang ang perfect. Dapat pala, hindi tao ang ginawa kong sample, no? Dapat yung bulaklak na lang, mas madali. Okay. Yan. Ano ba yan? Kung mapapansin po ninyo, hindi ko kailangang trace ng husto dahil hindi ko kailangan ng perfect na drawing dahil ang mas gusto ko yung kulay. Okay. Sa paa naman. And, ayan, nakasandal kasi yung bata. Kaya, ayan. Okay na siguro yan. So, ayan. Ayun naman, kulayan natin. Kung gusto natin itong kulay ng damit niya ang ating magiging kulay, i-click po natin ang part na to. Set for ground for color. Lalabas yan. So, ang gagawin po natin para eksaktong ito yung kulay, yan, makikita nyo po. Parang bullet. Parang target shooting. Okay. Tapat po natin sa kulay ng damit and click lang po natin. Ayan, ito na po siya. Then okay. And para hindi tayo magkukulay na para tayong nagdo-drawing nagkukulay sa papel, i-click lang po natin ang paint bucket tool. Siguraduhin po na ito ha, paint bucket tool, and then papansin niyo, click ko lang po diyan, nakulayan na siya.
Oops, ayan yung sinasabi ko. Kailangan idugtong yung kulay na nawawala kasi kukulayan niyang lahat yung part. So, control Z ulit natin. Balikan natin yung part na hindi nadugtungan. So, dito siya sa part na ito. Hindi natin siya naidugtong, kaya pati yung kamay naging pink. Okay, so ulitin natin ulit. Balik natin sa paint bucket tool. Balik natin sa foreground color. And then, click natin yung kulay ng damit. Okay, and then, ayan. So, sa skin naman, ulitin natin dito sa part ng ito. And then, click natin yung kulay ng kanyang skin. Parang itim. Ayan. Then, ayun. 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 Ganun lang. Tapos, ang bilis. Para ka nang nakapagkulay ng ayan. So, sa buhok naman, click ulit natin ang foreground color. Click natin yung kulay ng kanyang buhok. And then, okay. And then, paint bucket. Ito. Paint bucket tool. Click. Ayan. So, okay na siya. So, sa mga part na hindi pa natin nakulayan, pwede na natin siyang kulayan. Okay. Then, sa lips, yan. Then naman sa mata, okay, ganun lang yung gagawin natin. Tapos na tayo. Then sa mata ulit, okay. Ngayon po, sandal muna. Ito ulit, then click dun sa sandal, parang pangitin, white, yan. Then yun, sa paint bucket tool, click yung sandal, and then another sandal, okay, ganyan ang maging itsura. So ngayon, para makita natin kung may hindi nakulayan, click natin dito ulit sa mata, nakatabi mismo ng picture, so invisible po natin. Ayan na po yung itsura ng ating drawing. So, kung gusto mo pong kulayan, yung hindi pa nakulayan, gawin mo lang po tong process. Pero, pag hindi pa nakulayan, pwede mo pong i-zoom, tapos i-click mo yung brush tool. Ito po yung gagamitin natin magkulay sa mga hindi nakulayan. Para makumpleto pong makulayan natin ang lahat. Lalong-lalo na especially sa lips, sa face. Kasi kailangan kitang-kita na lips ito ng bata, hindi ito lips ng adult. Kagaya nating mga teachers. Okay. So, kung kontento ka na dyan, hanapin mo din ulit yung hindi pa nakulayan. So, para maging magkakulay sila, i-click lang natin ulit ito, and then bullet natin yun, and yun. Kulayin natin ang mata. Dahil kilay is life. Yan. So, sa buhok naman, yan po. Sa pagkukulay, yung ginagawa ng iba, ibang layer ulit yung kulay. Pero sabi ko nga sa akin, tinatamad akong gumawa ng napakadaming layers. Kaya, kung saan ako nag-drawing, doon din ako magkukulay. Para naman menos oras. O, diba? Yan na po. So, yan na po yung result ng ating drawing. Ito na siya. Pwede pa siyang sumay. Sayaw, sayaw. Pero ibang usapan naman nila. So, after po, halimbawa, contento na po tayo. So, ako halimbawa, contento na akong ganyan ang itsura ng drawing ko. Gusto ko na po siyang i-save. So, punta ako sa file. Ayan. And then, i-click ko ang save as. So, dito ako sa desktop. Kasi meron akong sariling mga files. So, kung saan mo gustong i-save, i-save mo lang doon. So, i-save ko siya dito. Girl, ang file name. So, kung gusto nyong
i-edit ulit, save ninyo as, yung format is Photoshop, and then save. Ay, na-save na po siya. Pero kung gusto nyo i-save siya as picture, a file ulit, save as, and then dito ulit sa Photoshop, puntahan ko ulit yung gusto kong folder. So, dito ako sa Photoshop, girl. So, dito sa format, papalitan ko yung Photoshop ng JPEG, peg, parang ganun, JPEG, ganun. So, ito yung gusto ko. Click ko yung JPEG, JPG, JPEG, JPE, ganun, and then save. Tapos, quality 12, contento na ako sa maximum, so okay. Ayan, na-save na po siya. Ngayon po, kung i-open natin yung folder kung saan po natin siya sinave, sa akin sa Photoshop folder ko, mag-a-appear po siya, nandito po siya sa folder, ito na po siya. Okay guys, so yun na lamang ko, and I hope medyo kahit paano may natutunan kayo, kahit konti, kahit kalahati man lang ng ating mga daliri ay may natutunan tayo. And please guys, huwag niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you and have a good day.